Yan, makikita nyo dito guys, yung context menu na yan, pag nag-right click kayo, lumalabas yan. Pwede natin niyang itago kung gusto ninyo. Madali lang naman tong sundan, ibibigay ko yung ginawa ko dun sa description box. Copy-paste nyo lang yon yung makikita nyo dun sa description box ko, tapos ituturo ko sa inyo mamaya kung paano yun gawin. Ngayon dito, ang gagawin nyo lang para magawa natin yan, pindutin nyo lang sa keyboard ninyo itong Windows R, tapos lalabas yan. Yan na mismo yung itatype ninyo, regedit o regedit, tapos okay nyo lang yan. Tapos ito, nandito na tayo ngayon sa Registry Editor. Dito natin ilalagay dyan sa taas na yan, yung tinuturo ko na yan. Delete nyo lang kung ano yung nandiyan sa inyo, tapos i-copy-paste nyo lang doon. Ayan, itong highlight ko na yan, delete nyo lang yan, tapos i-copy-paste nyo dyan yung nasa description ko. Dito guys sa may arrow na yun na, diyan, pindutin nyo lang yan kasi sa ilalim ng hotkey local machine, meron kasi dyan sa ilalim. Lahat na pupuntahan natin, meron na nasa ilalim. Tulad nyan, tingnan nyo lang kung paano yung ginagawa ko. Masusundan nyo na yan. Diba dito, sabi ko nga sa inyo, meron kayong i-copy-paste doon sa description ko. Dito pinakikita ko lang kung paano ko siya ginawa para malaman ninyo kung ano-ano yung mga pinuntahan ko. Makikita nyo rin naman dyan kung ano yung mga pinuntahan ko para lang malaman ninyo kung saan siya makikita. Kaya pinakita ko na rin sa inyo lahat. Dito guys sa Explorer, makikita ninyo, bali dito kayo mapupunta pag kinapipaste nyo yon. Ang gagawin nyo lang, i-right click ninyo yung Explorer, tapos New, tapos D-Word 32-bit. Tingnan nyo na lang kung saan kayo mapupunta dyan. Nakalagay dyan, New Value Number, tapos ang gagawin nyo lang dyan, i-rename ninyo. Kung ano yung nakikita ninyo dyan, yan lang yung gagawin ninyo kung paano ko siya tinype. Tapos enter nyo lang yan pagka na-type nyo na. Tapos itong value data, gawin nyo lang yung 1, tapos okay nyo na. Wala na kayong ibang babaguhin diyan. Ngayon dito, i-minimize nyo lang yan. Huwag nyo na munang i-close. Tapos pindutin nyo dyan sa keyboard ninyo, Control, Shift, Escape, tapos lalabas yung Task Manager. Hanapin nyo lang dyan yung Windows Explorer. Tapos pindutin nyo yan. Tapos ilagay nyo lang dyan sa, meron sa ilalim dyan, restart. I-minimize nyo lang yung task manager window, tapos
Ngayon, ayan, kahit anong right click ang gawin ninyo dyan, walang lalabas. Kahit saan kayo pumunta, wala kayong makikita dyan kasi nga naitago na natin siya. Kung gusto niyo siyang ibalik, to disable naman, makikita niyo dito sa Registry Editor, buksan niyo ulit yan, yung pinaminimize ko sa inyo. Tapos itong ginawa ninyo na yan, i-double click niyo lang ulit yung No View Context menu. Tapos gawin niyo lang yung 1 na 0. Tapos okay niyo lang. Gagawin niyo lang 0 yan, okay na yan. Tapos, minimize nyo na lang ulit or kung gusto nyo exit, okay lang. Kung gusto ninyo exit yung Registry Editor. Tapos dito, puntahan nyo ulit yung Task Manager window. Ayan, hanapin nyo ulit yung Windows Explorer. Tapos restart para ma-refresh lang ulit siya. Alam lobat na pala ako. Buti na lang nahabol ko yan. So guys, siguraduhin nyo lang na kapag ginawa ninyo to, may battery pa kayo para magtuloy-tuloy lang yung ginagawa ninyo. Ayan, naibalik na natin yung sa context menu. So yun lang guys, sana magamit nyo rin to sa mga gustong naghahanap ng ganitong klaseng tutorial. Have a lovely day, guys. See you next time.